Ikaw ba naman, maghintay na sa oras. Matutuyo ka. Bawi ka na lang next round. Kung maganda siya, maganda rin yung presentation niya, pero talagang hindi ko malasahan yung ano eh. Yun yung hinahanap ko. Yun nasa ni Shade. Masarapan ako kay Shade. Ano na, natikpa ko diba? Sarap. Kasing sarap ko, Chor. What's up, mga lods? Welcome back sa ating channel. Now, in this video, pag-aharapin po natin ang ating dalawang tropa sa isang cooking showdown na ang title po nito ay I Challenge You, My Friend. Base po sa ingredients ay ayun po ang kanilang paglalabanan. Lalagyan lamang po nila ng twist at meron silang tig 100 pesos at babudgetin po nila ito. So base po dun sa 100 pesos, hindi natin alam kung anong kanilang maluluto base dun sa ating main ingredients. So napakadali lamang po ng kanilang gagawin. And of course, meron silang 10 minutes para lutuin ang kanilang putahe. Okay, so bago ang lahat, kikilalanin po natin ang ating mga players. Ako nga pala si Mark A. Mascarinha, a.k.a. Mark. Mga 10 years old, tinuro na ako ng aking nanay magluto dahil akong naiiwan sa aming bahay habang sila ay nag-aasikaso ng aming business sa tindahan. Ako si Crystal Shane Gindawan. Siguro nang tinuruan ako ng magulang kong magluto. Elementary ako, mga 10 years old. Or 9. Gaya ng minudo, perfecto na yan. Caldereta, apritada. Mga best dishes ko yan pagdating sa mga lutong bahay at mga handaan pag may mga nagpapaluto sa akin. Madalas niluluto ko sa bahay yung paborito ng nanay ko, which is yung tinolang manok tsaka yung adobong pusit. Nung nalaman ko si Shane pala yung mga kalaban ko, ganda lang. May chance pero maliit, hindi gaya ko malaki. Tingnan natin guys, pagdating ng laban. Ah, ganon. Watch and learn. Nung nalaman ko si Kuya Matt, wala, basic lang. Kasi natikman ko na luto niyan, minsan kulang sa lase. Yun, feeling ko kaya siyang talunin. Siguro bukod sa ganda ko, mag-base sila sa lasa, wag sa performance ng tao. Sana, ano makainat na ng aming laban ay mag-enjoy lahat at may matutunan sila sa aming gagawin. Siguro maging magkaibigan pa rin kami ni Kuya Matt kasi dudurugin ko siya na parang paminta. So, welcome nyo po natin ang ating mga players. Wala iba ko din si Shane and si Matt. So, pasok mga lods. So, ayun po. Si Shane at si Matt ang ating mga players ngayon at ang kanilang paglalabanan ay walang iba kundi ang, pero bago natin buksan yan, ready na ba kayo na malaman? Ready na! Okay, so dahil ready na sila, bubuksan na po natin ang kanilang main ingredients. Tcharam! Lucky Me Pancit Canton! At syempre, dahil Lucky Me Pancit Canton, baka naman Lucky Me, oh, sponsor. So ayan, ito ang inyong paglalabanan mga lodi and siyempre, tulad ng ating mechanics, meron po kayong 100 pesos na budget. So, bibili po kayo ng pancit canton or any ingredient na pwede nyong gawin dito sa ating base ingredients. No, meron kayong 10 minutes para lutuin ito at siyempre, mamimili muna kayo. So, let's go! Iniisip ko, medyo kinakabahan ako sa ano part na hindi ko pa kasi alam kung ano yung lulutuin namin. Baka masyadong mahirap o pasarapan talaga pa sa luluto. Tapos na pansin ko yung, nakita ko yung base ingredients, pancit canton lang pala. Pabili po, pancit canton. Eh wala, basic na sa akin yun kasi araw-araw niluluto yun. Tsaka, hindi lang pancit canton yung niluluto ko sa bahay, kundi may ano yun, may special pag nagluluto ko ng pancit canton. Kasi hinahaluan ko yun minsan ng ibang ricados or ibang panlasa naman. Pancit canton siya, pero iba yung lasa. Wala lang, basic lang. Kasi yung pancit canton naman is daily natin na kinakain sa bahay. Kaya hindi ako masyadong nahihirapan na isipan siya ng twist kung anong pwede natin ilagay.
Pancit Canton. Extra hot. Hindi naman ako masyado nahirapan sa pag-prepare kasi sanay naman tayo sa pagluluto. Gaya nga ng sabi ko, 10 years old pa lang ako, nagluluto na ako. Kumbaga, ang kusina naging kwarto ko na. Kaya kinan nyo naman, pakatawan pa lang. Hindi ko alam kung yung makakalaban ko marunong talaga magluto, make-up lang lang. Sa mga budget naman, yung naging presyo naman na ating pabilihin is napakababa ng presyo. Bali, dalawang pansit kanton binili natin. Isang latang Lego size na tincan na tuna. Bali, makakakain siya ng mga 3 to 4 person. Tapos yun, yung nakabili na ako, naisip ko na ako ano yung lulutuin ko. Eh di yung naisip ko, yung niluto ko nung nakaraan. Inaluan ko siya ng tuna, bumilang tuna. Then, yung mantika nun, hindi yung basic na mantika lang na binili ko. Yung ginamit ko mantika, yung mantika nung pancit canton na nasa loob, nasa pakete. Then, yung nagluluto na ako, syempre binantayan ko yung pagpakulo nung noodles. Tsaka yung ano, pagluluto kasi, dapat binabantayan natin. Hindi lang basta ano, performance, dapat ano, nasa panlasa yun. This is it, pancit a la tuna. At ito na po ang seafood pancit canton a la shrimp. Tapos na po nilang lutuin ang ating pancit canton. So, sa kani-kanilang mga versions. So, ano tawag mo nga ulit dito sa yung luto? A la tuna, pancit canton. Pancit canton, a la tuna. Tapos sa'yo naman? Seafood, pancit canton. Seafood, pancit canton. Di ba, tuna rin? No. Pero makikita nyo naman sa presentation, magkaiba sila. At sa napanood nyo naman kung paano sila magluto, 'di ba malalaman niyo kung sino talaga yung magaling magluto sa kanilang dalawa. At siyempre, para malaman talaga natin 'yan, tatawagin natin ang ating mga hurado. Walang iba. Mayroon tayong dalawang hurado pala, mga lods ha. Ang CEO ng Lime Juice Clothing, walang iba kundi si Gino De Facto. Ating hurado, walang iba mula sa Bokers TV na meron na ngayong 50,000 utang. Kinala ng Bokers TV, walang iba kundi si Bok. Pasok. So ayan, sila po yung CDM ng ating mga pancit canton na lugi nila. At syempre, ang pagja-judging natin ay criteria for judging natin based sa kanilang paraan ng pagluluto, presentation, and ang lasa. So ano pang hinihintay natin? Tikman nyo na. So mapapansin nyo, bakit dalawa lang ha? Kasi etong dalawa na to mismo, sila ang magja-judge ng kalaban nila kung ano ba yung lasa nun. And Tikman na natin. So ako rin, syempre, titikim din ako sa kanilang mga luto, no? So okay lang, maging honest kayo. Sabihin nyo kung maalat ba, masarap, matamis, ganyan. Yung kaymat, natuyo agad, ah. Oh, natuyo agad yung kaymat. Parang grabe, ah. So pwede bang tikman din natin? Wala ba tayong mga... Kula tayo sa set. Sa production. Malinis yan, tatlong araw ka pa mabubuhay. Nako! Titigman mo na? Hindi lang, haluin ko lang kasi andun lang yung topping sa harap eh. Yan, tama, haluin mo muna. Ganun. Ako mo yung plato, umiikot yun. Eh, kaya nga. Garnish lang yung noodles, nasa taas talaga yung pinakaan. Titigman. Masasabi ko dun sa luto ni Matt, actually masarap.
ang kulang lang sa kanya sa presentation is natuyo talaga yung noodles. Ikaw ba naman maghintay ka na isang oras eh, hindi ka ba matutuyo? Ikaw ba naman maghintay ng isang oras, matutuyo ka? Siguro naging kulang lang natin na kung parang kami sabay nagluto, walang mangyayaring matutuyot yung isa. Kasi kulang pa tayo sa kalan, kaya naging nangyari, nauna ako, sumunod si Shane. In a few 1 hour later, walang paninira, 10 minutes lang talaga yung ating competition. Pero yung sa inabot mo kay Shane, 1 hour and 10 minutes. At least may 10 minutes pa rin. Natikman ko. Actually, nagustuhan ko lang talaga yung sili kasi ako wala akong sili eh. Pero makang naman yung pasit kanton ko. Tsaka, honestly, tuyo kasi yung ano eh, yung noodles niya, which is totoo naman. Tsaka kahit na magtatagalin mo yung noodles dyan sa ano, kahit isang oras pa yan or what, pag kulang ka sa tubig, pag masyado mong tinanggal o dinrain yung noodles sa tubig, eh magiging tuyo talaga yan. Kasi kahit ako, kung iwan mo yung noodles ko dyan, hindi yan matutuyo kasi hindi siya kulang sa tubig. Sakto lang yung tubig yung nilagay ko. Tapos binuktayan ko yun. Kay Matt, ano ba? Pareho namang ano eh. Pareho namang masarap eh. Aso yung ano, yung kay Matt, ano ba? Doon pa rin yung pasit kanton na ano, na lasa. Tapos nilagyan ng ano, ng tuna. Pasit kanto na may tuna, tapos may ano yan, may sili, tapos ang nakagat mo yon. Pwede yun, yung mga sili laber. Pero pag nakagat ko kasi yun, talaga namang yung ilong mo doon, talagang hindi ka na makakain ulit. Yun lang yung sa akin. Bukod sa maganda siya, maganda rin yung presentation niya, pero talagang hindi ko malasahan yung ano eh, yung tuna eh. Yun yung hinahanap ko, yung lasa ng tuna, wala eh. Nang ibabaw yung lasa ng chicharon kaysa dun sa noodles na meron daw tuna. Yun lang. Nakita ko unang tingin ko sa kay Jane, parang sabi ko parang ang alat na ito kasi parang nakita ko parang ano, yung jampak yung siksik na siksik yung ano yung alat pagkatingin ko. Pero pagkalo ko, yung lasa niya, ano lang, yung sakto lang, o yun. Tapos, pero hindi pala siya maalat kasi ayun yung gusto ko na ano, yung hindi maalat. Eh, sa Pasit Canton, di ba, pag unang kagat ko ng Pasit Canton, maalat agad. Eh, ayun yung iniwasan kayo. Siyempre, sa ano yun, delikado pag yung ano, sobrang halos na yung kinakain natin. Masasabi ko yung kanyang presentation is pang-presentation talaga na pambabae, parang mini-make-up ha. Eh, siyempre, ipakita naman natin kung gaano kapino. Yung lasa ni Shane na niluto ay basic. Pansit ka to na dinaglagan lang ng twist na oyster sauce and century tuna. Masarapan ako kay Shane sa luto. Sarapan naman ako. Masasabi kong hindi lang pala siya puro ganda. Kung may boyfriend ka man, thumbs up. Swerte mo. Nasa tamang babae ka. Hindi lang marunong mag-makeup, marunong magluto. Masarap pa magluto. Gawin ka na lang next round. Sabi mo ganda lang meron ako. Ano na, natikpa mo diba? Sarap. Kasing sarap ko, sure. Bibigyan ko si Matt ng ano, ng 8. Kay Shane naman, bigyan din natin siya ng ano, 8. Patas yung laban. Ang ano nga lang, maganda yung presentation. Nakulangan lang talaga ako sa panlasa. Babawiin ko yung 8 kay Shane. 3 na lang kasi pinagbintangan niya akong kumuha ng payong niya. Ayun, ang score ko kay Shane. Ang score ko kay Shane, ano, 9. Dahil kakaiba sa kanya. Yung kay Matt, 8. Ay, hindi pala. Teka lang. Negative pala. Kasi may naalala ko, may utang mo pala siya sa akin. Part of 10, walang bias. Yung napansin ko, yung medyo may bagal na kilos, tapos may taranta. Yung cuts, masasabi natin na pasok na siya sa kategory ng nasa kusina. Masasabi natin na may aral siya sa pagka-cuts ng mga ingredients, mga saw. Kung ang nakalagay sa pansit kanton is 4 minutes, siguro mga 1 hour and 4 minutes yung kanya. Kaya talagang masasabi ko, pasensya na siya, maganda ka, Aegis, palato ako. 7 kasi, kaya 7 kasi, kung paano niya nilagay yung, ano wala lang, para okay, sige, mabilis ang patoga doon. Okay, sige, mabilis nga siya, kaso, asa na yung ano niya, performance niya. Saan yung sinasabi niya performance na
magaling siya, ganon. Eh, dun pa lang sa, makikita mo na sa itsura nung niluto niya eh, wala. And that's it guys, tapos na po natin i-judge ang mga pagkain na inhanda sa atin ng mga players sa dito sa ating I Challenge You My Friends sa Cooking Showdown. At syempre, ang lumabas sa ating resulta ay ang nanalo, walang iba kundi si Shane. So may 1 point na si Shane sa ating best of 3 at sa susunod na lang laban ay sigurado mas gagalingan pa ng dalawang ito. At kung ano man yung kanilang lulutuin, abangan nyo sa ating next episode dito sa ating I Challenge You, My Friend. So, mga lods, thank you so much for watching. And don't forget to subscribe at Rafi Rodriguez Productions Facebook page and YouTube channel, Rafi Rodriguez. Search nyo lamang po. Thank you so much. God bless us all. Stay safe, everyone. Buti na lang nanalo ako. Pero expected ko na yun na mananalo ako kasi pansit kantong with a piece talaga yung ginawa ko. Wala, basic lang yun eh. Next time, Kuya Matt, kung ano yung natural na niluto natin sa lutong bahay, gawin natin ng quiz. Ano ba neto? Pwede ka lahat itay. Alam, hindi ko nalasaan. Ulitin ko. Bakit wala pang lasa? Kasi may instructions yun eh. Pag-swap natin. Pag-swap. Pag-swap natin ito. Patas yung laban. Ang problem, ano nga lang, maganda yung presentation. Nakulangan lang talaga ako sa panlasa. No, 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 no,